Okay, we were able to make it in the year 2020. Salamat sa Diyos at nakapasok tayo ng 2020. Ang hindi lang natin alam kung yung katabi ninyo ay matatapos na yung 2020. You know, there are a lot of relatives, friends, neighbors na pinaglamayan natin. Hindi nakatapos, hindi nakapasok ng 2020. Hindi ang gayang katabi niyo. Sige, kindly hold each other's hand. Sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid. Kapatid! Kailan kaya kita paglalamayan? It's so morbid to talk about that. No? There are some people who cannot accept that. But, you know, when it comes to dying, and you are sure that you're going to go to heaven, what's the big deal? Diba? Kung alam mo namang pupunta ka ng langit, anong problema? But sometimes we have to stay on this planet. Why? It is just one way of showing to us the sacrificial love of God. Bakit sacrificial? Not only dying on the cross, it was His sacrificial love. Yung i-allow niya yung katabi ninyo na magbuhay pa hanggang ngayon. Malaking sakripisyo sa Diyos yan. Bakit? Marami yung pipermisyo eh. Totoo yan, marami tayong mapipermisyo. Marami tayong masasaktan, marami tayong gagambalain. Amen po ba? Amen. And yet, God allows us to be able to come in the year 2012. Imagine niyo, nakarating pa tayo dito sa Lent. And it's time to repent. Why? Marami na tayong mga kasalanan. I was telling before na kung gano'ng nakatagal yung edad natin, gano'n rin karami ang kasalanan pinagagawa natin. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan niyo yung katabi ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid! Ang dami mo ng pagbabayaran. Kasi palapakan natin ang pangyayari. You will notice our topic is about life or living a life of excellence. And we're going to concentrate on the opposite because sometimes it is better to explain the opposite, to explain the other side. In order for us to see the black side, we have to see the white side. Kaya nga, living a life of excellence, and yet, Cain's offer. Everybody knows about Cain. Ano siya? First born or second? First. Okay. Siya yung first, sumunod lang si Abel. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." So Cain, the name Cain means possession. Later, she gave birth to his brother, Abel. Now, Abel kept the flocks and Cain worked the soil. So, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor, so Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not what is right, sin is crouching at your door,
It desires to have you, but you must master it. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. A very good story, and I hope, and let us pray, that the reading will give us a good insight of what we are and who we are. Amen. Amen. Now, there is Cain among us. Baka yung natabi ninyo. If you're going to read part of the verse, which is Genesis chapter 4, verse 12, when you walk the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Sino rito na nag-isip minsan, tumanda na ako, hindi man lang ako buminhawa. Tatanda yata ako, walang mangyayari sa akin. Or, we have been trying our very best and yet, we still feel the failure. Ilan kaya dito ang mga nakakaramdam na siya si Cain? Na sinabihan siya, when you work the ground, it will no longer yield its crops for you. Ilan sa atin ang marami ng failures? Ilan sa atin ang sumubok na someday that we will be able to make it? Yung buhay natin, we were able to come to the year 2000, na sana naman maiba. Hindi yung kung ano yung isang taon, yun na naman ngayon. Hindi ba dapat medyo maiba naman? Yung dati-dati na, gigising ka sa umaga, magtitimpla ng kape. Maliligo, magbibigis, papasok, bibiyahe, tatrabaho, uuwi, bibiyahe, papapahinga, matutulog. Tapos gigising na naman sa umaga, titimpla na naman ng kape, maliligo, yun ang yun. Yung iba na walang magtitimpla ng kape. Yung iba may kape pero walang ininit. Nasaan ang naiba naman? But because we were imprisoned by our past, that's why we cannot move into the future. Bakit? Ano sabi niyo sa Bible? Si Cain, ano sabi sa kanya, isinumpa yung kanyang effort, yung kanyang offer. Was it accepted by the Lord? Bakit? Because most of us, tandaan natin, iba kasi ang laman ng puso. Cain's heart was indifferent. Bakit? Kasi yung binigay niya, ano lang, part or some of the products of his effort. But Abel gave the first and the best. Tayo ba pag nag-offer kay Lord the best? O kagaya rin ni Cain. Now we have a different part. We are different from the community and different if we are not in the community. Magkaiba, iba kasi sa community, iba ka naman sa iba. Sa trabaho, sa labas. And yet we are offering the Lord. So ibig sabihin, iba talaga yung puso natin. Kaya maraming mga tao hindi talaga nagtatagumpay. Bakit? Kasi may ibang ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya kahit anong magsusumikap, hindi nagiging fruitful. Kahit anong gawin, hindi nagtatagumpay. Lagi na lang may failures. Hindi makaangat. Why? Because there is something na ayaw ni Lord. Amen po ba? Amen. May utang ka. Ayaw mo magbayad. Hindi makasingil yung tao. Bakit kasi ayaw mo magbayad? E pag hindi tayo nagbabayad, si Lord ang maniningil. At pag naningil si Lord, luluha tayo ng bato.
po ba yun? Kaya nga sabi kanina, ano sabi? Sin will follow you, will crouch on you, susundan ka niyan. Kaya nga sa lahat ng mga ginawa natin, hindi natin pwedeng hindi pagbayaran. Amen? Hindi pwede, hindi tayo makakaligtas doon. May repentance, yes. Pero dapat pagbayaran, hindi pwedeng hindi. Amen? That's why there is a saying na, create your decision today so that you will be able to create the future you want. Hindi pwedeng hindi maningil si Lord. Kaya nga kung may utang ka, talagang dapat gusto mo magbayad. Kung hindi ka man makabayad, talagang merong iniipon para may sinasadya ka magbayad. Amen po ba? Ano naman sa mga utang o mga inutangan dito, huwag naman kayo maniningil ng halimaw. Bakit? Kasi iba yung puso mong naniningil ng halimaw eh. Amen? Ano yung naniningil? Inaaway niyo yung inutang sa inyo. Inaaway mo yung kapatid mo, inaaway mo yung kapitbahay, kamag-anak, kapatid, ano? Asawa. Pag inaaway niyo yan, mawawala yan. At pag nawala ka ng kapatid, nawala ka ng kamag-anak, nawala ka ng kapitbahay, pati yung inutang sa'yo, mawawala rin. Amen? Kaya pariningin ka, ayusin mo, di parang halimaw. Ito po ba yun? Paningin ka kasi, ate! Oh, ano sagot sa'yo? Ma. At least, ate mo pa rin. At nandiyan pa yung utang mo. At bago tayo maningin, parang mga halimaw. Let us open our eyes and our mind. Why? Baka naman matagal nang nagpapayad si Lord. Amen. Yung bang nabubundol ka na sa gasaan ka, buhay ka, walang bali, hindi ba nagpapayad si Lord? Yung ganda mo, na-maintain mo, hindi ba nagpapayad si Lord? High blood ka, pero hindi ka inaatake, hindi ba nagpapayad si Lord? Ang BP mo, 250 over 900? Si Lord. That's why we have to check our heart. Si Cain, marami sa atin kain ang situation. Yung puso medyo iba sa ipinapakita pagdating sa pag-o-offer kay Lord. Amen? And let us check our heart. Kasi marami tayong mga temptations na haharapin. And I want to mention this four biggest kung tawagin. The biggest in the heart. One, ano yung first? The fortune. Money, money, money. Money, money, money. Anything, any stock that has a price tag. Material goods. Tangible things. Baka tayo nahuhulog sa ganyang klaseng uri ng puso. Now we rely so much on the material things. Why? We want to look good. Why? For the purpose of to impress people. Gusto natin mamahalin. Gusto natin maganda. Ang tawag yan, yung talagang ang price tag eh sando pala, eh, 25,000. Makatago naman yun. Are we worshiping the Lord? Are we offering the Lord? And yet, we have a heart that wants to impress people. Sinong interesado sa'yo? Amen? Yun lang naman interesado sa'yo, eh, yung magmamahal sa'yo. Nahanda namang mas masaktan. Amen po ba? Amen. Masyari tayo nag-aamas ng wealth, nag-aamas ng mga bagay-bagay, just to impress. Yan, alam
basically, ganyan naman talaga attitude natin eh. Kaya tayo gusto natin yung mamahaling, yung maganda, yung the best. Basically, ano? To gratify our desire. Para ano? Magmalaki sa ibang tao. Amen? Sino rito yung nagbibihis, bumibili ng mamahalin kasi gusto lang niya? I don't think so. Every time we bring a bag, gusto natin yung daladalang bag, eh, ang tawag yan? Signature item. No? Ang sukot ay guess. Ang laman, bagoong. You know, our tendency is really not good. Why? Just to impress people. And what develops in people? Envy. Sometimes we are being used by Satan for others to commit sin. Amen po ba? Amen. Kaya may mga hold dapat kasi may nagsusuto magaganda eh. Subukan mong peke. Kukunin din yan. Kaya lang ipabaso mo sa'yo. Amen? Yung pagkatabi nyo, magporma. Sige, hawakan ang kamay ng katabi. Sige, sa katabi mo, kapatid. Hindi ako interesado sa'yo. Sige, palagpakan natin ang kamay ng katabi. At wala pa nga eh. Every time makakita tayo ng mas mayaman kaysa sa atin, mas madali tayong mainis. Hindi dahil sa mayaman sila, kung hindi pinapakita lang nila kung gano'n tayo kahirap. That's true. Next is fame. The push to be popular, to be liked, the hunger to be known, to make a name for oneself. Okay lang. Na habang bata pa tayo, we always try our very best to do something, to prove something for ourselves. Okay lang yan. Pero pag may edad na tayo, di ba sinabi ko, pag tayo may matanda na, dapat gumagawa na tayo ng mga bagay-bagay para tayo matandaan. Kasi matanda na tayo. Ngayon, ba't ko nasabi matanda? Tapos na yung teen. Meron pa ba rito yung teen? Yan, kayo bata pa. Pag tapos nyo ng teen, tis na. Tanda na yun. Na pagdating ng tis, gumagawa na tayo ng mga bagay-bagay para tayong matanda. Amen? And what is the purpose of getting paid? For self-glorification. We want to glorify ourselves. Iba siyempre, magsikat ka, magaling ka. And you know, that is part of the temptation. Napasikatin ka ni Lord. Amen? Maging the best ka sa iyong pisina. Kaya pwedeng mag-trigger yun. Ang galing mo, pag sinabi sa iyo, anong gagawin namin pag nawala ka? Tapos sagot mo, edi wala. Diba? But we've always believed that nobody is indispensable. Yang katabi nyo pwedeng palitan. Amen po ba? Amen. So, another is power. What is this? Want to control and to rule over others. Take charge and get their way. To manipulate and maneuver. Amen? Amen. So, power. You know, our greatest power is the power to choose. That is our greatest power. The power to choose. Ingat sa mga may mga pwesto, may mga tungkulin, because they have the capacity to manipulate people. Amen po ba? Ngayon, minsan, pag may pwesto ka, talagang mararamdaman mo yan, kaya mo mag-manipulate. Kaya nakakatakot minsan yung masyado kang mataas.
Kasi mararamdaman mo, mag-iisa ka. Do you remember the eagle? Kita niyo yung eagle? Ang taas-taas lumipad. Hindi walang kasama, nag-iisa lang siya. Pero nakita niyo yung mga kulukulubong ibon, mga manok-manok, sama-sama sila. At ang ganito, mga magkakahawin, sama-sama. Eh, maganda rin minsan yung wala ka rin position eh. Bakit? Kasi you will always be humble and a good follower. Amen? Sige, hawakan ng kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sunod lang ng sunod. Sige, palakpakan natin. Pleasure represents the desire to be sensually satisfied no matter what the cost. You know, I had mentioned before that according to the World Guinness Book of Record, the first highest rank that man chooses is not money, it is pleasure. Kaya nakita nyo kung meron dito mga tatay, mga asawa, pag may bisyo, bakit ang hirap-hirap pagsabihan niya? Sino nito may asawa kung sumisyon sa bisyo ng asawa niya? Mahirap talaga tayo, tangkalin mo na yan tayo, pa! Kung yung kailan na yung your vices, ang hirap, pinag-aawayan ang mag-asawa yan. Bakit? Bakit ang hirap tangkalin? Because they find something pleasurable in doing it. Kaya mahirap tanggalin. Kaya kahit maglagay ka ng poster na mayroong ang tawag dyan? Cancer sa lamunan na bumulok ang bagaw, bulok-bulok ang laman. Anong gagawin naman ni Show? Hindi rin titignan. Bakit? Wala pleasure dun eh. Anything that a man finds pleasurable, mahirap humiwalay. Hanggat meron kayong pleasure na nararamdaman sa pag-attend dito, hindi kayo mawawala. Amen? Yes. Kaya yung asawa na humihiwalay sa asawa, wala nang makitang pleasurable. Kung wala ka nang makitang pleasurable, find something that is beautiful. Yun na lang. Amen? Subukan yung may mainis dito sa isa. Hindi natin yan. Wala nang pleasure eh. Lalo na pag minagsalita natin, yung makikita ko yan, nakakasala lang ako eh. Yan, simula na yan. And dapat you're very, very strong pagdating sa ganyan. Na, hindi na makatin, hanggat na ganyan, hindi ako atin. Dapat ang sinasabi mo, hindi ako alis. Patagalan kami dito. Amen? Amen? Now, when it comes to sensuality, you know, being sensually satisfied is pleasurable. We have to master it. We have to master. Kaya nga kung meron tayong mga nararamdaman, dapat kontrolado natin yan. Amen po ba? Amen. Lalo ng mga lalaki. Wala namang magagawang babae. Ang babae, kapag na-persuade yan, alam niyo mga babae, pag nararamdaman ng caring, nararamdaman ng special attention, ibang nararamdaman talaga ng babae. Nalalaglag agad. Yung puso, nalalaglag. Amen? Naghihintay lang yun. Ganun lang yung babae. Pero tayo mga lalaki, nasa atin yun. Kaya tayo mga lalaki, dapat nag-iingat, lalo na sa mga may asawa. Amen mo ba? Yung sabi ko nga, gusto ng mga asawa, huwag naman ninyo patuloy yung mga dalaga. Bigyan niyo naman sila ng karapatan na magkaroon ng sariling kasintahan at maging maligaya,
pamilya, huwag niyo silang alisan ng dalang karapatan. Amen? Kain kayo. Sa mga lalaki, we have to be very careful. We must be, sabi ko nga, if you cannot be too spiritual, just be intelligent enough. Maging matalino na lang tayo. At least yung pagiging matalino, bigay pa rin ni Lord. Amen po ba? Ingat sa mga lalaki, pag kayo nakatikim, kontrolin na yan. Amen po ba? Maraming magaganda, lalo na sa panahon ngayon. Bakit? Uso ng makeup. Noon, abulang. Maraming magaganda. Totoo yan. Amen po ba? We have to be very careful pagdating sa ganyan. Ako very close sa ganyan temptations. I had the opportunity. Bakit? Mga young. Graduating. Pero, gamitin ko ba yun? Yung opportunity na yan? Ikawawa naman yung tao. Amen? Amen. Tsaka nga ako babae. Dapat ganun kasi yan talaga ang weakness ng marami ngayon. Totoo po ba yun? Amen? Hindi ba doon sa mga, lalo na sa mga mag-aasawa? Be very careful when you choose somebody. Ingat kayo. Marami na dito ang nagkamali. That's why sometimes they cannot grow spiritually. Bakit? Kasi they were being hunted by the past. Alam mo, kung alam ko lang magiging ganito. Alam mo na pa, napangasawa kita, ang gwapo mo lang kasi, ang gwapo mo lang. Amen? Ngayon, connect a word. Most of the time, ganito ang naging attitude natin. If it feels good, connect a word. If it feels good, do it! Di ba? Usually, ganyan ang ating mga allergy, mga kasabihan na if it feels good, sige lang! Eh, it feels good eh! But remember the consequences! Amen po ba? Amen. Hindi porket masarap, tutuloy mo, eh talaga naman masarap eh! Sabi nga sa isang kasabihan eh, a moment of pleasure cannot complement for a lifetime of curse. Yung isang pagkakamaling sandali habang buhay mong dadalhin. Sana naman matuto tayo sa mga karanasan ng iba, maging matalino tayo. Amen? Sige, hawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid! Huwag mo akong papatulan. Sige, palagpagan natin ang pangalan. Hindi naman pwede lang sabihin, I want what I want when I want it. We have the power to choose. Pwede mo sabihin, I want what I want when I want it. Basta gusto ko. Bahala kayo. Because giving in to that kind of pleasure, sensuality, is lowering our standard of morality. Amen? Because it will hunt us down. Talagang yan, hindi pwedeng hindi mailihim, lalabas at lalabas ang mga kalokohan natin. Totoo po ba yan? Yung magkatabi ninyo, meron bang ginagawang kalokohan? Tayo, hindi tayo pwede ng ganon. Remember that, brothers and sisters.
brothers and sisters. Kung wala pa tayo sa Panginoon, at wala pa tayo sa renewal, then okay. Gumawa pa. Pero sinasabi ko, pagsisisihan mo yan. Dadalhin mo yan. Pero kung nasa renewal na tayo, nakita na natin ang salita ng Diyos. Naramdaman na natin yung salita ng Diyos. Nakakita tayo ng mga nangyayari. Are we not supposed to learn from these people? Amen? So be very careful. Sabi ni Lord kay Cain, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you. But, ito yung sinasabi natin sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na life of excellence? If you are at peace with anything, with any situation, and with people. Nasabing tutunog ang cellphone mo, hindi ka nag-aalala. Tugtugan mo, ate, yung cellphone mo, kuya, yung cellphone mo, tumutunog. Tapos sasagot yung pagkasagot mo lang. Tingnan mo kasi yung tumaba. Tingnan mo kasi yung mag-text. Yung wala kang alalahanin. Amen? At kung may mga kasama mo kayo na may tinatago, huwag niyo nang alamin. Kasi baka pag nalaman niyo, masasaktan lang kayo. Amen po ba? Amen. Pag nagtatago, huwag mo nang alamin. Eh, sino yan? Ninang ka nga. Tapos kung malaman mo, hayop ka. Nasaktan ka ngayon. Mabuti na kayo, hindi mo nalalaman eh. Pag may tinatago ka, eh, talagang you will not be at peace. Paano ang buhay mo magiging excellent? Excellent life doesn't necessarily mean that you have a lot of material things. But when you are really and at peace with what you have and what you are. Amen? Yung hindi ka nag-aalala kahit ka sa pumunta. Wala kang itinatago. Hindi yung pagdumog sa'yo, pero huwag yung dalawin yung sarap! Ganyan! Tapos mapunta ka sa CR, buwag mo ng tickets. Ang hirap ng buhay na ganyan. Amen? Yung magdali, sige na, sabi, tinan mo, sige na, text! Oo. Talaga, titignan ko. Oo, tinan mo! Ito, oh, I love you, daw. Tawagan mo yan, nanloloko yan. Talaga? Oo! Oh, kasi meron talaga akong isa dito eh. Hindi ganun. Iyan sinasabi, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claim to be wise, they became fools. Mga taong matatalino, magagaling, pero pagdating sa mga temptations, bumibigay. Sila ang mga fools o hangal. Amen? Sana meron mang magkasala dito, mag-give-in sa temptation. Sana mild lang. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words, for they are life to those who find them and health to a man's whole body. What did I mention before? Most of our miseries are the results of our disobedience to Him. Amen. Amen. Kaya masarap yung ang salita niya, guidance sa iyo. Pag alam mong mali, sana mga Kristiyano ang attitude. Ayoko niya, mali yan eh. Sige na, hindi, ayoko mali yan.
mayroong temptations, tapos sinasabi mo kay Lord, rely mo naman ako. Sana gawang magparaan, huwag matuloy. Are we praying like that? Na pag alam mo mayroong tarang kasalanan na magagawa, sinasabi natin, Lord, gawang ng paraan, huwag matuloy. Try ninyo, it's effective. Yung pag alam mo magkakasala ka, Lord, gawang paraan, ayaw ko Lord, eh, mali eh, at sinisiyan ko yan. Gawang mo naman ng paraan, huwag matuloy. Pag mayroon kang ayaw sa lalaki, sabi mo, Lord, huwag mo nang papuntahin, gawang ng paraan. Ganun. Hindi yung tago pa ng tago, ano mo naman yan, dyan na naman. Kung pinag-pray mo kay Lord, Lord, ispatya mo yan, Lord. Pag ayaw mo, pag alam mo mali, i-pray mo kay Lord. Gawan niyo ng paraan na maligtas ka. Kasi pag gusto natin yan, lalong gagawin ni Lord na mawala yung mga ganyan. Amen? Amen. Hindi mo pa-pray kay Lord. Sandali lang ito. One time lang. Laman dyan din ito eh. Hindi ganun. Sana gumagawa tayo. Para naman sabi niya, it is a help to a man's whole body. Above all earths, basa. Alam niyo, life is full of tragedies. Life is like a jungle. Only the fit survive. And among the ones who do, those who sense danger and know the techniques of self-defense come through in the best condition. Yung mahusay tayong makiramdam sa mali, doon tayo nakakasurvive. Amen? Pag merong imminent danger na nararamdaman tayo, na alam natin magkakasala tayo, at nasisense natin agad yun, and we have a way of deviating from the situation, we will survive. Amen? You want an excellent life? Gusto ba ninyo? Listen to the word of God. Boasting aside, I can only say what I have, what I can see, what I can share to you is what I am experiencing. Hindi ba masarap ang buhay pag wala kang ginagawang kalokohan? Amen. Amen. Sige, hawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid. Kapatid. Ingat sa gustong-gusto mo. Ingat sa gustong-gusto mo. Baka dumikit sa'yo. Guard. Alam niyo, ito dapat iniingatan natin yan. Salamat at magandang gabi sa inyo.